And guys, good afternoon pala. Magandang hapon. So guys, meron itong sira na naman, yung dating sira ng fan error. Ngayon naman guys, discard wiper error naman sa disposal full. Kahit naman, kahit guys, walang laman yung box ano niya. Pero naka wafer bucket pull na siya guys. Press reset. Ayan guys. Pag ni-reset ko, tignan mo guys. Disposal box full discard wrapper. Pero pag tiningnan mo dito guys, wala naman laman. So yun ang sa mga problema nitong ano na to, ng mga yung welder na to. So ayan guys, gagawin natin yan. So bubaksin lang natin para malaman natin kung ano yung problema niya. Bali guys, ang common issue niyan is yung sensor guys dito. Meron kasi yung transmit at saka yung receiver guys. Yung sensor niya. So ayusin lang natin yung position ng sensor guys. So patayin lang natin. So dating error niya guys is fan error. So okay na 'yon, na-solve na 'yon. Ngayon meron na naman siyang error, yung bucket naman. So ayan ang gloves. Actually guys, common issue sa mga ganito yan, yung may mga sensor. So either na-misalign yung sensor or marumi yung sensor, kailangan lang natin linisan. So ang sensor ng guys ng bucket is nandito. So ayan, nandito yung sensor ng bucket na. So ayan yung sensor ng bucket na. So mas maganda, bubuksan natin ng buo para malaman natin. I-align lang natin yung sensor niya guys. So nandito yung board ng sensor. Ito. Ayan, makita nyo. Yan. Yan yung board ng sensor guys. Ito. So yan yung lilinisin natin. Ito. Itong board na to. At saka yung nandito sa side na to. Ayan yun. Yung board na yun. Yung doon sa may loob. Ayan, yung board na yan. So, baklasin natin to guys para matanggal natin yung, malinis natin yung sensor. So dito guys, tatanggalin lang natin yung mga flex cable para sigurado. So ayan guys. So pag nakita mo guys, ito yung sensor niya. Ayan. Ito yung sensor niya. So, tanggalin lang natin yan. Para malinisan. Or, mas maganda kung ayan. So, linisan natin guys ng alcohol.
So, wala ka lang ng cotton tips applicator, guys, ito. Cotton tip applicator, tapos lagyan mo lang siya ng alcohol. Yan. So, pwede nating linisin muna dito. Kasi, siyempre sa katagalan niyan, guys, marumi. Inaalikabok na. So, nababalot na siya ng alikabok. So, hindi niya na nadidetect yung, parang nadidetect na pala niya, guys, na mayroong, kasi ang, ito yung, guys, oh, ito yung bucket. Pag napuno yan, guys, dito tatama yung sensor. Dito. So, ito yung tinatamaan ng sensor. Pag na-block na kasi yan, ibig sabihin, pull na yung bucket mo. Pero wala naman laman, din yung sinasabi niya, pull yung bucket mo. Kaya ang maiging gawin dyan, linisin muna natin yung sensor. So, dalawa sensor niyan, isang transmit, at saka isang receive. At saka, guys, ang gagawin mo, after nung malinis, guys, so, i-adjust natin yung sensor. Saan? Malinis na. So, okay. So, ang gagawin din, guys, ilapit mo dun sa pinaka-hole niya, yung pinaka-butas. Parang i-push mo lang to ng konti. Yan. Lapit ako ng long nose. Kasi kailangan kong maiipit. So yan, guys, gagamit tayo ng long nose. Pipihitin mo lang tong bakal na to, guys, para lumapit dun sa butas yung sensor. So, kunting ingat lang din para yan. Para lumapit dun sa pinaka butas lang, guys. Ganun din sa kabila, guys. So, ipitin mo lang to. Tapos, ilapit dun sa pinaka butas niya. At saka, ingatan nyo, guys, hindi siya yung hindi niya nabablock yung ano, guys, yung kitang nakakita mo yung pinaka ano niya, yung pinaka sensor niya naka ano doon sa may pinaka butas nakalabas. So yan, ito, guys, medyo malapit na. So yan. Yan. Kailangan mo lang din i-adjust, guys. Kailangan tumama sa doon sa pinaka butas niya. Kasi yun yung pinaka ano niya, eh. Sensor ano niya, eh. I-adjust mo lang 'yan. So dito din, guys. Kailangan naka-adjust siya ng gitnang-gitna ng butas, guys. Yan. So, na-adjust na natin. So, i-try lang natin. So, hindi natin isasara. Kabit lang natin yung screen. So, kabit natin yung screen, guys. Tapos, yung button. So, ito natin i-cover ulit. Yan. Ito, guys, pwede natin pandarin na hindi muna natin takpan yan. So, pandarin lang natin na walang takip para makita natin. Saksama natin to. Yan. Power on. So, ayan. Basic check muna.
So, hintayin lang natin mag-warming up. So, lagay natin to for temporary. Para ma-detect niya yung tip. So, warming up pa guys. Try natin mag-warming up. Then, yung bucket. Yan. Yung bucket ilagay natin. Yan. Sakto yung bucket. Pag hindi pa rin siya madedetect guys, pag nakakaroon pa rin siya na ano, i-adjust natin ulit. So, sana wala na siyang error. So, kailangan lang natin guys, hintayin yung warming up niya. Yan. So, okay naman siya. Meron na siyang tip dyan. Meron na. So, malapit na siyang matapos mag-warming up. May heater kasi guys, kaya kailangan mo maiwa-warming up. Ito yun kasi yung magsisil ng tube. So, marami ng medyo marami-rami na yung mga nung repair nito guys kasi medyo matagal na rin. 2014 namin acquired to, so 14 o 15 like. So ayan guys, wala na yung bucket na error. So ipipress lang natin to, reset. Sabi niya press reset. Ayan. Press reset. Ayan, naghuhulog na siya ng ano, ng then press start. Ayan. Cooling. Running. Open clamp. So, open natin yung clamp, guys. Then, i-align natin yung clamp by pressing reset. Ayan. So, advance na yung whopper, nalalaglag na. So, ayan guys, wala na yung error na pull bucket guys. Pero pag tinanggal ko yan, sasabihin yan, open, hindi na pala sa mag-i-error. So, ayan, tinanggal ko to. So, ayan. Ayan guys. So, ayan guys, hindi wala ng error na bucket full. So okay na siya. So kailangan lang guys, linisin lang ng cotton buds at saka konting adjustment lang nung sensor na kailangan swak na swak siya dun dito sa may butas guys. Kung mapapansin mo, dapat yung ditong butas na to nakatapat yung isang sensor. So, sa kabila naman ito nakatapat yung isang sensor. Saka dapat malapit. So, ang ginawa natin, in-adjust lang natin. Saka nilinis. So, wala na siyang error. So, press start na siya. So, ano na siya? Naka-ready na. Kasi guys, pag pull na ang bucket, hindi mo magagamit yung makina na to. So, hindi ka makapag-start, hindi ka makapag-reset. So, kailangan mo talagang tanggalin yung error na pull bucket. Yan. Press, enter. Yan. Heating whopper. Ayan. Running. Then, cooling. So, yun. Tapos na. Ayan. Ang gagawin mo, open the clamp. Then, press reset to position. Ayan. Ayan. So, ganyan lang guys. Wala na yung error niyang ano. Bakit? Oh. Ganun lang kasimple. So, wala ka na ibang gagawin kundi dito lang sa may bucket na to. Ito lang yung sensor na dalawa sa flip and right. Okay?